Bagong GL series na Lulu, unang acting project ni Rita Martinez. First time sasabak sa acting ang dating finalist sa The Voice PH na si Rita Martinez para sa GL series na Lulu. The hottest news, the latest updates. This is Push Daily. Lulu ang susunod na project ng kita-kita director na si Direk Sigrid Andrea Bernardo. Isa itong GL o Girl Love series. Konti lang ang GL series, so I decided to make a series about girl love naman. And also, I've always wanted to make a lesbian film. And yung first feature film ko was ang huling cha-cha ni Anita. And that was in 2012. So I'm very excited to do another project dealing with LGBTQIA+. Kwento ni Direk Sigrid. Ang Lulu ay pagbibidahan ng baguhang si Rita Martinez, first acting project niya ito bagamat dati na siyang nakilala bilang isa sa mga finalists sa The Voice PH. Gusto talaga ni Direk Sigrid ibigay ang role sa isang legit na miyembro ng LGBTQ community. Aniya, gusto ko talaga to create more opportunities for the LGBT community. Hindi lang lucky silang nasa background lang or supporting roles, kaya rin naman nila magbida. Kwento pa niya, ang daming nag-audition. Mas natouch ako actually sa mga nag-audition dahil ang daming talented na members ng LGBTQ community na pwedeng maging artista. There are a lot of talented feature actors sa LGBTQ, so bakit hindi sila bigyan ng chance na magbida, lalo na ang kwento naman ay girl love series? Why not cast the real ones na kaya naman na umarte? Dagdag niya, gusto ko rin i-encourage ang lahat ng producers to discover talents from the LGBTQ community. I am not saying that straight actors cannot play mga ganitong roles, but they have more avenues, they have more opportunities. It is a fact that many members of the LGBTQ community face discrimination and have less opportunities available to them. Isa itong masakit na realidad na personal na naranasan ni Rita. Kwento ni Rita, masakit po siya. It's one of the things na I also explained kina Direk before. Now with us, we have to prove ourselves 10 times more than everyone else just to be accepted or to gain that respect from people. Dagdag pa niya, sinabihan ako before na ganyan ka. Sinong seseryoso sa'yo? Wala ka mararating, walang mangyayari sa buhay mo kasi walang tatanggap sa'yo. It really hit me. Buong tapang na sumubok si Rita sa proyektong ito kahit na bago sa kanya ang pag-arte. Nakatulong din na nakarelate agad siya sa karakter dahil na rin sa pareho nilang background bilang singer-chef. Bukod sa pagiging musician, chef din talaga si Rita sa tunay na buhay. Aniya, when I read the script, I also told Direk na parang I think it was written exactly for me because the description pa lang, chef ang singer. And I still did my due diligence. I submitted everything that I had to and it's really an honor to be part of the show. Overall, excited si Rita maging bahagi ng proyektong ito. Makakatambal niya rito ang sexy star na si Ren Escanio na kamakailan ay nakasama si Jao Mapa sa pelikulang Paraluman. Nakita rin siya sa mga pelikulang Untrue at Adan at sumali rin siya sa cast na Ang Probinsyano. Pagkamat mas bata si Ren kay Rita, mas matagal na ito sa industriya. Hindi naman ito dahilan para magdalawang isip si Rita. Sa halip, excited pa nga siya na makatrabaho ang lahat at matuto mula sa mga ito. Kwento ni Rita, when I found out about the series, I was actually honored because they told me that Direk Sigrid will be directing the show. And of course, working with amazing people, it's an honor on my part, especially because this will be my first ever show in my entire life. Para naman kay Direk Sigrid, tama na si Rita ang napili niya sa lahat ng nag-audition. Aniya, si Rita, first time actor, but she's natural. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow, and subscribe our social media pages.